Ganun kalala yung traffic. O, isang beses nga, pupunta ko na ABS-CBN. Paglabas ko ng buo, paglabas ko ng bahay, may nadaanan akong bakanteng lote. Tapos tumala ko ng EDSA, ang traffic! Diyos ko, pag uwi ko yung bakanteng lote, may nakatayo ng bahay. Ang lala ng traffic time. O, ito, maluloka kayo, kumapit kayo. Kung bakit galit na galit ako sa traffic. Kung bakit anong klaseng pang-victim ang ginawa sa akin yung traffic na yan. Isang beses, umalis ako ng bahay. Paglabas ko ng bahay, nakita ko pa yung lolo ko kumakain. Tapos nabulok ako sa traffic. Pagbalik ko ng bahay, yung lolo ko nalibing na. Eh, hindi ko man lang inabot na namatay, hindi ko man lang inabot na binuro. Nailibing na sa ganung lalang traffic. Tapos ang pinakabwisit pa sa traffic, di ba? Pag hindi ka naiihi, ang dali mo nakikita ang gasolinahan. Pero pag iihi ka na, yung gasolinahan, lagi na sa kabilang side. Yung pipigilin mo talaga yung iihi, eh lalo pa ngayon, Diyos ko, ang hirap umihi, lalo ng pagpaklakay, di ba lang mo sa kasira ng pagpapasok. Nakakasa. Pero ako talaga personally na-experience ko yun, hindi ko alam kung saan ang papasok. Kasi pag pumasok ko sa siya ng lalaki, kanyan, syempre, paklambakla ako, di ba? Pag pumasok ko sa siya ng lalaki, makikita mo yung lalaki, taguan ng taguan, kung ano ko aagawin yung mga ari nila mga kayo kasi. Kala mo naman ang lalaki. Eh, mukhang prinitong kikiyaw yung mga ito. Di ba, kala mo aagawin mga buisin na yan? Eh, ang hirap pa man din umihi pagpakla. Nababasa ang kwet. Yung ulo ko sa kwet. Kaya sa pag-iitin ko, pag nabasa butas, kung mapasok sa isa pang butas, ikot-ikot na lang. Kaya minsan yung pawis ko, ang pangihihi ko na pala yung lumalabas sa loob. Ganun, ang hirap-hirap kayo maawa kayo sa akin, nakakaloka. Dami kailangan ayusin at ang galing. Tapos yung ibang tao pa sasabihin, ang galing nyo, no? Anong ginagawa yung tinatali niyo? So, ba't sabi itatali ka ako ka ba? Ano to, aso? Itatali. Sira ulo. Okay. Kaya minsan, parang huwag na ako mabuisit sa mga lalaki. Nagsiyara ko sa babae. Ay, minsan yung mga babae din naman, di ba, magre-react. Nabayaan si Artito. Kaya minsan, pumasok ako sa pubic niya. Sinara ko yung pinto. Pagsara kong pinto, may sumigaw. Ay, may bakla sa loob! Yung pala, kasi ako yung pinto, di ba, kita yung paa? Nakita yung paa ko, nakataliko. So, dapat pala nakaharap. Para babae, kasi pag nakaganon, ano yung lalaki? So, kailangan nakaganito. So, kung manyan ako, pag ganon, basang-basa yung pinto. Sabi nung kaibigan, kung gaga ka kasi, umupo ka. Kaya ginawa ko, umupo ako para girl. Pag-upo ko naman yung ulo sa mag-usaw sa tubig. Ang haba kasi. Ano sample, gago? Nakita ko. Ang hirap-hirap. Nakaka-stress. Kaya sana, magbabao na alam ko na may nerunder. Lalagyan ng nerunder para magigilang. Paminsan-minsan. Katulad ngayon, naiihi ako pero pinipigil ko na. Yan, nagagaganyan lang ako. Pinipigil ko talaga sa mga. Ang sarap naman ang kain mo ng chibi. Naiingit ako talaga, promise. Kasi sa dressing room ko, may chibi, may noma, tas may lace. Hindi ko makain kasi makakating lalamunan ko, ikakanta ako. Tinan mo ako, ah. Tapos bigay mo sa akin mamaya. Chibi. Ano ba masarap dito sa Davao? So, uuwi na ako bukas. Ano pwede kong puntahan mamaya ng gabi? Buhay pa ba yung ilustre? Yes! Kasi dati, nung nagpupunta ko sa Davao, tumala kami dun sa ilustre. Ang daming mga lalaki din magano. Oo, early 2000, 250 lang.